So we are back again guys para sa isa na naman tatuan. Yahoo! Ang saya. Talagang pag nakakahawak ako ng machine at nakakapagtatuo ako, talaga nasasatisfied ako. Talagang binibigay talaga yung healing. So ito na nga pala, another customized design na naman. At next time, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng customized design. Yan. Ito kasi, simple ko lang ginawa. Pinagpatong ko lang yung dalawang disenyo dahil lang tunay na original na itsura ng ipapatatuo dapat ni sir ay walang bonnet sa ulo, pero nilagyan ko tapos inirotate ko na rin para tamang-tama yung pacing. Yan, dapat tandaan nyo yan ha, sa mga bago pa lang sa larangan ng pagtatato, kailangan malaman nyo ang tamang pacing ng tato kung saan dapat nakaharap etong mga disenyo na ilalapat ninyo sa inyong kliyente. At ugaliin na i-check muna, baka mamaya kasi print kayo ng print tapos baligtad yung lettering dahil nga nirotate nyo o minirror nyo dahil gusto nyo ng tamang pacing. Kagaya na lang nito, binaligtad ko pa yung sulat sa kanyang helmet o sa kanyang sa kanyang bonnet. Kasi baligtad eh. Dahil ang original na itong design, nakalingon sa kabila. Since sa kanan ko siya ilalagay, dapat lumingon siya sa kabila. Ito na nga pala, ginagawa ko na agad yung kilay. Kilay is life kasi talaga. Isa yan sa mga nagpapaganda ng mga portrait, lalo na kapag kababae, yung kilay. At ang tamang gawain para sa kilay, pahibla-hibla lang. Tapos ito na, ang bilis ng mangyayari. Akalain mo yun, nag-comment lang ako ng konti sa sa pacing, nandito na agad tayo sa highlights o pagpuputi. Pagdating naman sa mga ganitong realism design guys, ha, tandaan ninyo ha, kagaya ng sinasabi ko dati, kapag magpuputi na kayo, medyo labnawan nyo lang yung puti. Huwag kayong gumamit ng solid na puti, kasi pag solid ang ginamit nyo, masyadong matingkad yung pagkakaputi nun, which is mali. Since realism nga ang inyong ginagawa, that medyo malabnaw para, alam nyo, saktong-sakto yung timpla. Kagaya na lang yan, tingnan mo, ang ganda ng pasok ng malabnaw na ink. Paano palabnawin naman itong ink? Madali lang palabnawin yung ink na yan. Sausaw mo lang sa luglugan ninyo, lalabnaw na yung kulay ng puti na yon. So ayun na nga, natapos na kaagad ako at napakabilis lang ng aming session. Eto, ipapakita ko na sa inyo ng close-up itong natapos ko na disenyo. Ang saya talaga gumawa ng ganito. Kahit hindi ko to porte, ha? Hindi talaga black and gray at hindi realism ang porte ko. Pero nag-e-enjoy akong gumawa ng mga ganito. Kasi alam mo yun, challenge talaga para sa akin 'ti. Kaya kayo, magpagawa na rin kayo sa akin ng design at magpatutunan na rin kayo. Napakadali lang 'yan, guys. Sa mga gustong magpa-inquire at magpa-schedule, message nyo lang ako sa aking Facebook page, Tatan Fowler Tato. At kung okay lang follow nyo na rin. At bago matapos ang video nito, meron akong gustong i-share sa inyo. Alam niyo ba guys, na meron akong bago nilalaro ngayon na kahit nasa bahay ka lang, magkakapera ka na. Ito ang Epoch Game. Napakadali lang i-download ng game na 'to. All you need to do is click the link in the description below at yun lang, madadownload nyo na. At napakadali lang mag-register, ang kailangan nyo lang ay ang inyong mobile number, password, at ang OTP code. At syempre, huwag nyo kakalimutan ang referral ID. Tapos, pwede ka nang maglaro. At alam nyo ba guys, na ang inyong first cash in ay makakakuha kayo ng 3 coins. Ano-ano ba ang mga game na may kita mo sa Epoch Game? Meron silang Dragon Tiger, Mythical Animals, Color Game, at marami pang iba. Siyempre, ang paborito kong laro niya yun ay ang Crash. So, kaya tayong 500. At ganun ang kadali, nanalo ako ng 3,500. O diba, isipin mo, sa ilang segundo, nagkaroon ako ng 3,000 pesos. Ano pang hinihintay nyo? Maglaro na kayo.